Patay sa pamamaril ang isang 18-anyos na lalaki sa Iloilo. Ang itinuturong motibo, droga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Walang habas na pinagbabaril ng riding in tandem ang isang binata sa Iloilo City. Bandang alas 3 ng hapon kahapon, November 19, sakay si Crystal sa tricycle kasamang kaibigan na si Elias Makoy sa Barangay Taal, Molo, Iloilo City. Lumapit ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo. Maya-maya pa, bigla na lang nilang pinagbabaril si Chris. Ang kasama niyang si Makoy, mabilis na tumakbo. Agad na binawian ng buhay ang 18-anyos na binata matapos magtamo ng gunshot wound sa iba't ibang bahagi ng katawan. Base sa investigasyon, bumiyahe ang dalawa mula kalumpang sakay ng pampasaherong tricycle. Sabi umano ng driver sa mga pulis, may kasagutan si Chris noon sa cellphone. May isa pong kasamahan niya kasama sa tricycle na siya pong na-convince na sumama, parang may imi-meet up. Lumalabas sa follow-up at hot pursuit operation na kasama pala yun sa nagplano ng pagpatay. Naaresto agad ng Molo PNP si Elias Makoy na itinurong utak sa pagpatay kay Chris. Kinilala siyang si Elias RK na siya rin palang kikitain dapat ng biktima bago ang pamamaril. Ang transaction nila is about sa illegal drugs. Itong si RK, target na namin ito for operation. Talagang si RK yung nagpautos kasi siya mismo yung nagdikta kay Makoy na pagdating mo dito, bumaba ka agad sa tricycle. Nasa kustodiya na ngayon ng Molo PNP si RK habang patuloy ang pagtugis sa dalawang gunmen. So lumalabas dito na illegal na droga ang mabigat na sinusundan na angulo. Malaki ata ang bayarin nitong biktima sa ipo ng ating suspect. Ang pamilya naman ng biktima, inaming nasasangkot sa mga gulo si Chris noon dahil na rin sa mga barkada. Pero matagal na ro siyang nagbago at paglalaro sa computer na lang ang bisyo. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.